Lord, you are good. I will rejoice. You are faithful. You are faithful. So fast po, no? So, I would like to encourage everyone to please rise up. So, and please greet the person near to you, beside you, in front of you, and tell him or her that you are blessed to be with, to see him today, to see him or her today. And of course, yung po mga kapatiran nating sa labas, I would like to invite you to please come in as we will begin our service. Sige po. Amen. Sige po, pwede na po tayo mag-settle in. And it's a joy to gather with you this Saturday. And let's draw inspiration from Hebrews 13:8. Sino po ba yung nakakalam ng Hebrews 13:8? Sabi dito sa Hebrews 13:8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Amen po ba? Amen. In the midst of our busy lives, alam ko po, every day is a busy life, especially sa ating mga working. Like ngayon, month end for sure, we are all busy, no? So let's find comfort in the unchanging nature of Savior. Just as the sun rises on new day, His love and grace is consistent. Amen po ba? Amen. Hebrews 13:8 is a powerful verse that emphasizes the unchanging nature of Jesus Christ. It states, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. This verse highlights the eternal and consistent character of Christ.
emphasizing that His love, promiser, and divine nature remain constant across all time. Amen po. The author of Hebrews encouraged believers to find comfort and assurance in the unchanging nature of Jesus. In a world where circumstances and situation may fluctuate, alam po natin, there are a lot of fluctuation, inflation, lahat-lahat na. Ngayon, no, dito sa UAE, if you are familiar, starting January 1, 2024, there will be corporate tax. So, 9% corporate tax. So, sabi nila, hindi ko lang alam, pero soon daw magkaroon din ng income tax. So, but right now, there's a 9% corporate tax. Pero syempre, may mga threshold yan. So, Christ remains a reliable anchor of faith. He is consistent. Naniniwala po ba tayo na yung love ni Lord, it's consistent? It's just the, like a sun that always rises in the morning. The verse reinforces the idea that we can trust in His unvarying faithfulness no matter what challenges or changes we face in our lives. So as we embark on this worship together, may our hearts be filled with the assurance of His enduring presence. Amen po ba? Amen. So, yun po, as we proceed, I would like to invite everyone for our mission and core values. Declaration po. Sige. So, we always declare our mission and core values. But alam din po ba natin ang ating vision? Okay, let's start with our vision. Our vision is, every member is a disciple maker. How about our mission? Glorifying God in everything I do. So, hindi po siya feel na flash dito kasi we expect na ilang months or years na po, no? So, ano po ating mga core values? G, glorifying God in everything I do. E, ambassadorship in everywhere I go. Seek to everyone I meet and at inspiring people to live for Christ's glory. Amen po. Sige po, pwede na po tayong maupo. So today, I'm know for sure excited po tayo sa ating Thanksgiving and testimony. And to be honest, wala po akong sa list because I know marami po dito ang excited mag-Thanksgiving and testimony. Sino po yung gustong mag-Thanksgiving? The floor is, parang si ate ano, parang nakikita ko yung mata niya kahit di ako nakasalamin. Ate, you want to give you... Kayo po. Oh. So, meron po ba? Ayan, si ate. Muli, good morning sa ating lahat. At welcome to myself sa UAE. Yan po, nais kong ihayag ang kabutihan ng ating Panginoon sa aking buhay kasama ng aking pamilya. Thanks God at nakabalik. Nakapagbakasyon sa Philippines at nakabalik sa UAE. Safe and sound with the blessings and guidance of our Lord Jesus. I feel, sa aking pamilya, I feel pastora ako at that time. Kasi po, parang ang hirap tumayo ng ano, ng magiging like Jesus. Pero sa kanyang miracle, kinaya ko. Kasi all the struggle and ang mga problema sa Pinas is parang I declare I'm victorious. So God is good sa lahat ng thanks God sa kanyang kabutihan sa aking buhay, kasama sa aking mga mahal sa buhay at pamilya sa Pinas, and sa pamilya ko dito sa UAE, sa Rejoice Family. Ito po ang aking pamilya na hindi nagbitaw at nagabay sa aking buhay dito sa abroad. At dito ako nagsimula at tumayo at naging, I declare again, I'm a victorious guy. Thank you, Lord. Amen. Thank you po, Ate Lorna. It's truly a joy na makasama po natin ang ating family sa Philippines. Amen po ba? Amen. Sino pa pong gustong mag-testimony? Siyempre yung mga bakasyonista natin from... Okay, si ate. Palakpakan po natin si ate. Natakot kasi ko. But anyway, yung palang pagising natin is already a blessing, right? Yes. Yeah. So same with ate.
So kagagaling din po natin sa bakasyon, pero nakabalik na rin, nagtatrabaho na uli. But syempre alam natin, pag bakasyon, kala natin lagi lang, syempre laging part yung leisure, di ba? But I would like to thank the Lord because aside from that, we were able to minister. So thank you sa aming, sa aking brother-in-law, no? Kasi ay nakakasama tayo, nakabisi tayo sa mga ilang sinusuportahan po natin ng mission. And then yung isa pong nag-i-activity po namin ay yung nakapagbigay po kami. Hindi man po kami nakapag-share verbally agad kasi alam mo naman yung oras. Yung makapagbigay ka po ng simpleng pamphlet or tracts about salvation ay napakalaking opportunity na po iyon na masharean po sila. Kahit bata po iyan, talagang basta may pagkakataon, nagbibigay po kami ng tracts sa kung sino man yung mamit po namin. Kahit yung driver namin habang nagta-travel, alam mo ba, saan ka pupunta? So it's a kumbaga ay nag-evangelize ka na po. So thank God sa opportunity na yan, sa courage na binigay sa amin. Kahit hindi mo kakilala, mag-share ka sa ng word of God sa kanila, especially yung tungkol sa kaligtasan. So yun po, thank you sa provision din po ni Lord for the month na nakasama po namin yung aming po mga loved ones. And we were able to visit also the church of Tita Dori na talagang macha-challenge po talaga kayo sa kanilang simbahan doon dahil napaka-init po ng kanilang paglilingkod sa Panginoon. In spite and despite na habang nagsiservice, biglang tumataas yung tubig doon sa lugar nila, nag-high tide. Kaya ready na yung mga kabataan nila, may boots na sila o ano pag-uwi nila. So how much more tayo dito na napaka-kumbinyente ng buhay natin, ano? Sila po nandoon, kahit mainit, mahirap, maano, pero nandun po sila at nakita niyo po na nagsiservice sa Panginoon. So it's a challenge na kung kaya nila, kaya natin. Kaya yun po. So maraming salamat po sa yun po sa opportunity and privilege na binigay ng Panginoon sa amin ng bakasyon. Yun lang po, maraming salamat po. Glory to God. Thank you, Ate Weng, no? Truly, talagang every gising is a blessing. So, yun po. Thank you po sa buhay ni Ate Weng na patuloy na nagpapagamit po kay Lord. And our next na magte-testimony is I would like to call on Ate Gary. Thank you, Lord, that my mommy helped me celebrate my birthday. And thank you, Lord, he made me grade 3 and for my school. And thank you, Lord, for my blessings. Sige po, i-greet po natin siya na happy birthday, Ate Gary. Amen. So tunay nga pong pagpapala ang marinig ang sa ating mga kapatid ang everyday encouragement. So as we progress po, I would like to invite everyone for our opening prayer. Sige po, let's put ourselves in the holy presence of the Lord. Hallelujah, Father God, Lord, truly you are an amazing God, Lord, all-powerful God, Father God, Lord. Today, Lord God, we give back all the glory unto you, Father God. Lord, we ask for your presence, Father God. Lord, open our hearts, Lord. Open our minds, Father God, Lord, as we give our best offering, Father God, to you through our praise and worship, Lord, through listening your words, Father God. Lord, I bless each of my brethren today, Father God, from the praise and worship to the multimedia, Lord, to our pastoral, to the ushering, Lord, to the kids ministry, Lord, and to all the other ministry in this church, Father God. Lord, maraming maraming salamat po sa buhay ng aking mga kapatid, Father God, Lord, for they continue to advance your kingdom, Father God, Lord, for we continue to advance your kingdom, Father God, Lord. This morning, Father God, may your presence be upon us, Father God, Lord. Maraming maraming salamat po, Father God, Lord, as we walk through every day, Father God, Lord. Tunay nga po, Father God, napakabuti niyo po, Father God, Lord. We offer all our prayers this morning, Father God. Naway kayo lamang po ang maitaas. In Jesus' name we pray, amen. So, basahin po natin ang ating opening Bible verse. It's from Psalm 34:5, 1, 2, 3. You who are faithful to the Lord, sing praises to Him. Give thanks to His holy name. His anger lasts for only a second, but His favor lasts a lifetime. Weeping may stay all night, but by morning, joy. Amen.
Amen. Let's continue to worship our Lord God this wonderful morning. Amen po ba? Before we start, can we have this, I want to encourage everyone that as I say yung attributes ng Lord natin, ni Jesus, can we shout Jesus? Okay po ba yun sa ating lahat? Siyempre, yes. Because anak tayo ng Diyos eh. So I will say, a sample po, powerful! Yun, ay, ang hina po. Can we make it more louder? Conqueror! Victorious! Healer! Wala po bang mas lalakas sa boses ko? Kaya natin to. Jesus. One versus many. Can we do it again? Magnificent! Jesus! Amen! He is our wonderful God. He is glorious. He is mighty because He deserves all the glory and honor and adoration in this place. We give glory. You deserve all the glory and honor in this place, Lord. Oh, Lord Jesus, for you are worthy, worthy, worthy of all our praises, Lord. Who brings the power of sin and darkness? Whose love is mighty and so Take my
God, we are freed, oh God. Can we sing it again? What is the Lamb who was slain? Over.
made to bless your name.
In every trial, every failure, you were loyal to me. You were faithful, and you always will be. Sabi ng Amen, Amen, and Amen. And this is our joint fellowship for this month of August. Binabati ko yung mga meron tayong YouTube live, no? Binabati ko yung mga nanonood sa YouTube live at kayo ay welcome po na maging kabahagi ng ating pananambahan ngayong umaga. Malinaw po ba dyan yung aking salita sa likod? Malinaw ba dyan? Ayun, salamat. Dagdag sa
Medyo nasunog ako na isang araw na, ako'y naarawan sa labas. Ayan, medyo napapakawala tayo ng kaba. Kanina pa ako uminom ng kape sa labas. Masalub mo ko si Sterling. Sabi niya, Pastor, ano yan? Uminom mo ng kape, pampawala ng kaba. Ay, Pastor, pampadagdag yan. Ayan. Ngayong umaga, ang ating panghuling mensahe about the theme of this month, which is making disciples. Ayan. Please feel comfortable sa inyo pong mga upuan. At habang ang mga bata ay hinatid sa kanila pong lugar kung saan sila tuturuan ng salita ng Panginoon. Ready na po ba ang lahat na makinig ng salita ng Panginoon? Samahan niyo po ako sa maiksing panalangin. Panginoong Diyos, we ask for your presence this morning, Lord, and your empowerment. Enlighten our minds, open our hearts. Lord, ikaw po ang magbigay sa amin ng karunungan, kaunawaan sa umagang ito. Lord, use me, ikaw po ang manguna, ikaw lamang ang magsasalita ngayong umaga, gagamitin mo lang ako. Lord, we ask na sana may matutunan kami, encourage those who needs encouragement, strengthening those who needs strength. O Lord, we lift up your name this morning. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Yeah. Let's begin the message this morning. Yung nakikita po ninyo ay isang nakita kong video na almost similar to the Sea of Galilee. So, because ang ating papag-uusapan ngayon ay matatagpuan sa John chapter 6. And kung napag-aralan nyo na yung, kung kayo ay nag-aaral ng salita ng Panginoon at mahilig mag-research, karamihan po sa ministry ng Panginoon ay naganap sa paligid ng Sea of Galilee. Okay? And this is our text for this morning. John chapter 6 verses 60 to 69. Pwede niyo pong i-open sa inyong mga Bibles at sa inyong mga apps. Let me read to you these verses. Sundan po ninyo ako sa akin pong pagbasa ng inyong mga mata. At siguro, hindi niya ako kayong tumayo ano, bilang paggalang sa salita ng Panginoon. I will read verse 60. Salitan po tayo hanggang sa makarating tayo sa verse 69. I will read and we will be using NKJV version. Verse 60. Therefore, many of his disciples, when they heard this, said, "This is a hard saying. Who can understand it?" Verse 62. What then if you should see the Son of Man ascend where he was before? But there are some of you who do not believe. For Jesus knew from the beginning who they were who did not believe and who would betray him. From that time, many of his disciples went back and walked with him no more. But Simon Peter answered him, "Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life." Sabay-sabay tayo. "Also, we have come to believe and know that you are the Christ, the Son of the Living God." Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Makakaupo na po tayo. "The grass withers and the flowers thereof faded away, but the word of our God shall stand forever." Meron akong preacher na pinapalo and he used to utter this verse every time nagkakaroon po ng scripture reading. Let's go on with our message this morning. Ang ating pong title sa umagang ito ay, "Do you also want to go away?" Ayan po ay hango sa ating isa sa mga verses, which is verse 67, when Jesus asked his disciples, "Do you also want to go away?"
And later on, as we go on with our message, maintindihan nyo ano ang relation nito with regards to making disciples. And we will observe and understand the principles of making disciples as demonstrated and as exhibited by our Lord Jesus Christ. Walang ibang magaling na disciple maker kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Join me and let's walk around the text. In chapter 2 of John, it reads, "Then a great multitude followed him because they saw his signs which he performed on those who were diseased. And Jesus went on to the mountain, and there he sat with his disciples." Ayan po ang nangyari sa picture. Si Jesus ay dinumog ng maraming tao upang makinig ng kanyang mga katuruan. But sadly, later on, you will discover na hindi pala para makinig ng kanyang katuruan. They were there because of what they can get, they can receive from the Lord Jesus. But still, in our text, they were described as disciples. Tatlong beses binanggit yung salitang disciples from verses 60 to verse 69. A great multitude of people, not just 12, huh? Not just 12, but many people following Jesus as disciples. And then the scripture says, when it was evening time, there was no food. Walang pagkain, inabot na sila ng gabi, and nowhere to buy any bread. Buti na lang merong isang bata. Meron siyang daladalang dalawang isda at limang tinapay. Sabi ng isang scholar na nabasa ko, siguro itong batang ito, bago umalis sa bahay nila, 10 yung tinapay. At maaring 5 yung isda. Eh dahil bata, nagutom, dahil ang dami nung sa kakasunod nila kay sa Panginoong Hesus, nabawasan niya na. Buti na lang may natira. When they found the food, Jesus multiplied the fish and the loaves. And the Bible says, everybody had eaten and was satisfied. Nabusog naman yung mga tao. And there was 12 baskets of fragments left over. May mga natira, higit pa doon sa pinakita na 5 at 2 isda. And when everybody was full, nung busog na sila, Jesus shut at them a hard saying. Merong sinabi ang Diyos, matapos busugin yung mga tao, teka, may problema tayo. Pakinggan nyo ang sasabihin ko. This is the hard saying that Jesus has to say to those people. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him up at the last day. Bakit sinabi ito na hard saying? Mahirap intindihin. Kung ikaw yung nakakarinig at that time, ha? Kakainin ko ang iyong laman at iinumin ko ang iyong dugo? Bakit ko gagawin yon? Hindi naman kami cannibals. Vegetarian ako. Jesus knew that many in the crowd was following him for their appetite. Marami kasi doon ay nakikinig na sumusunod lang. Sunod-sunod lang siya kung saan nandoon ang Panginoong Isus. Sunod lang ng sunod kasi gumagawa siya ng himala. Nagpapakain. Nagtuturo. I think, kung kayo naman ang pinapakain, kagaya nating mga Pilipino, hindi na tayo nakikinig eh. Kumakain na lang. They were carnal and fleshly. Ang iniisip nila ay yung laman ng tiyan. Kung ano yung mapapala nila. Kung ano yung mahihita nila sa Panginoon. And to winnow. Alam niyo yung salitang winnow, ayan ay isang salita na pang agriculture. To winnow away, it means yung palay, pag ginapas mo yan, may kasama kasing mga ano yan eh. Mga maliliit na hipa.
At para maihiwalay yung ipa at yung mga damo-damong iba, meron tinatawag na winnowing. So, igaganong mo lang naman yan eh. Tapos, yung hangin, siya na yung, dahil magaang lang yung ipa at saka yung mga dried leaves, masaseparate na siya sa true grains. So, in order for Jesus, for our Lord Jesus Christ to winnow away the true from false disciples, Jesus said something that would separate the authentic disciples from the counterfeit disciples. Kailangan niyang sabihin yun para malaman kung sino ba talaga ang authentic, ang tunay, at yung faking disipulo ko. Kailangan sabihin ni Pastor Darren sa susunod na linggo, bago magsimula ang ETS, wala nang lunch. Jesus said, in practical sense, no more fish sandwiches. No more happy meals. No more fish and loaves. Hindi na ako pwedeng magbigay sa inyo ng tinapay at isda. I have to stop this. Ewan ko lang kung may umatin pa ng ETS. Ha? Pero biro lang yan. Nasabi ko lang sa preaching. Huwag po ninyong masamain. Jesus answered them and said, "Most assuredly I say to you, you seek me not because you saw the signs, but because you ate of the loaves and were filled." Jesus said this because Jesus said, "I am the bread of life." Huwag niyong hanapin yung tinapay na binibigay ko sa inyo, kundi ako mismo na the bread of life. I am the bread of life. "He who comes to me shall never hunger, and he who believes in me shall never thirst." If you want to get full, brothers and sisters, you have to feed in Jesus' flesh. You've got to drink in His blood. In other words, you've got to ingest Jesus rather than what He provides. That was a hard saying. Mahirap intindihin. Paano mo siya kakainin? Paano mo siya iinumin? It's a hard saying because it's hard for us to unpack theologically. Ang hirap intindihin nun. Rather, he was talking about transubstantiation or consubstantiation. Alam nyo ba, sa ibang paniniwala, lalo sa Catholic Church, abanggitin ko na lang ha, hopefully wala pong offense na ano. We believe before, nung tayo nasa dating pananampalataya, na ang ostya at yung alak na iniinom natin, ito ay literal na nagiging katawan ni Kristo at dugo ni Kristo sa oras na ating kainin at inumin. Pagka merong misa noon. But in our case today, ito ay symbol. We remember the body of Christ at ang kanyang blood, the blood that was shed for the remission of our sins. Whether or not Jesus was talking about spiritual food, so it's hard for us to unpack theologically, so it is a hard saying. It's hard to hear because Jesus here is practically saying, "I'm not feeding you anymore. Stop. Wala na. Wala na kayong pagkain maralas makakukuha sa akin. Because I know you're just following me to eat. You're just following me for what you can get out of this. You came all for this, and I'm cutting you off." Puputulin ko na yan. No more miracles, no more bread and fish, because next week, pag nagbigay ako sa inyo ng miracles ngayon, next week, hihingi ka na naman ng isa pang miracle at gusto mo yung mas matindi pang miracle. Walang katapusan na paghingi because you are after the bread and the miracles but not after to that person
to that God who provides the miracle. Kaya pag nawala na yung tao na nagpo-provide ng miracles at ng pagkain, eh di wala ka na rin pagkain. Do you see yourself as that kind of disciple this morning, mga kapatid? You are after the bread, you are after the blessing, but you forgot to seek the blessing giver, the miracle maker. Baka nakakalimutan mo. Iyan. Hindi po ako galit. Okay yung... So, talagang, sabi ko nga, ito na, dito yung ka-opisina ko. Kung ito lang ay technical lang at controls, mga automation, hindi na ako gagamit na slide. Talagang, kabisado ko mula. Pero, ang salita ng Panginoon ay iba eh. Ha? Hindi natin kailangan ng doctor dito, doctorate, masteral, because this is the word of God. Unless God will use you, you won't be effective. And I hoping and praying that God will use His words this morning para may matutunan tayo ngayong umaga. And you know what is noticeable, mga kapatid? When the disciples started to walk away, Jesus did not chase them. He did not go after them to tell them to come back. He did not even apologize. Hindi niya tinawag yung 12 disciples, "Oy, habulin niyo sila." Hindi, nagbibiro lang ako. Habulin niyo, habulin niyo. He did not call out for them to return. Hindi niya lang sinabing, "Bumalik kayo. Huwag kayo sumama ng loob. Kayo naman, hindi naman kayo mabiro." Ha? Note this, brothers and sisters, we run after people. If you compare that situation sa church natin or sa mga churches sa buong mundo na to, we run after people to get them in the church for the wrong reasons. And they end up getting baptized before they get saved. Ang gusto kasi natin, ay sumama kayo dito sa RCF. Punta kayo sa church namin. Masaya dito. Kung laging ganito yung kantahan natin, pa laging. Ha? Pwede ka pa linggo-linggo, kapatid. Ha? Yung praise and worship ng Dubai, pag napakinggan ninyo, yung Sardia, yung Atsman kasi YouTube lang kami. Eh? May mga nadi-disciple tayo, the term disciple, napabaptize sila, hindi pa pala ligtas. Pag tinanong mo, sure ka ba sa iyong kaligtasan? Ligtas ka na ba? At yung controversial question mamaya, mawawala ba ang iyong salvation? Are you going to lose your salvation? Ayokong i-preempt, pero magtatanong din ako sa kanya. And this morning, I have introduction pa lang yan. I have just 3 points this morning. By the way, sabi ni Jesus, "If you don't want to follow me, go ahead. Keep walking." Hindi ko kailangan ng mga alagad na pagkain lang ang habol. Na pagka-blessing lang. Ha? Paano kung invite tayo dito? At sabihin ni Pastor, wala nang aircon. Pumupunta lang kayo dahil may aircon. Wala na tayong aircon. Sa Mamsar Beach tayo. Mainit doon. Magdala kayo ng kanya-kanyang upuan. Will you still follow the Lord? Wag naman sana. At summer pa. Pag winter na, Pastor. Ha? People come to church, but without any commitment. Walang commitment. Kaya nga, warning sa ating pong mga ministry leaders, heads, pagka merong bagong attendees or mananampalataya, kahit gano'n pa kagaling yan sa labas, magaling na musician yan, magaling kumanta yan, magaling magsalita, dati siyang networker, magaling siya sa networking, ang galing niya magsalita,
Bentahan ka nung ballpen na may kagat yung takip. Mabebenta sa'yo eh. Ganon siya kagaling. But again, without commitment to Jesus Christ, hindi po natin sila pwedeng basta-basta ipagkatiwala ang gawain ng Panginoon because Jesus will reject them. You go away. Walk away. No one will stop you. And these are the 3 points. Number one, not everyone can handle the truth. Second is everyone lives in a glass house. And the third point is genuine faith cannot walk away. Let's go to the first. When truth is revealed, there are only two possible responses. Number one, it can either be received or rejected. Yung pag-receive ng katotohanan, walang problema eh. Walang problema. We always receive the truth, then it's okay. But the problem is when you reject the truth. People reject the truth for these two reasons. For these four reasons, and to name a few, eto po yan. Some people misunderstand it. Some people are opposed to it. Some people are blind to it. And some people want the experience but not the expectation. Ano yung una? Some people misunderstand it. When they were met with the truth. In John chapter 3, Nicodemus thought Jesus was talking about gynecology. When he was actually speaking of the new birth. Nicodemus said, how can a man be born when he is old? Akala niya, ipapanganak na muli, ibabalik ka sa tiyan ng nanay mo, at babalik ka doon, ipapanganak ka ulit ng nanay mo. But no, Jesus said, most assuredly, I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is Spirit. Do not marvel what that I said to you. You must be born again. Kung meron pa sa atin dito, may mga bisita tayo, you must be born again. Ayan ang katotohanan na dapat mong harapin ngayong umaga. You must be born again. When you are faced with the truth, sometimes you misunderstood it. Akala mo, iba yung ibig sabihin ng Panginoon. Ano pa? When Jesus met the Samaritan woman, sabi ng Samaritan woman, sir, you have nothing to draw with, and the well is deep, malalim ang well. Where then you get that living water? Are you greater than our father Jacob, who gave us the well and drank from it himself, as well as his sons and his livestock? But Jesus said, whoever drinks of this water will thirst again. But whoever drinks of the water that I shall give him will never thirst. But the water that I shall give him will become in him a fountain of water springing up into everlasting life. Akala nung babae, Jesus was talking about the water in the well. But Jesus is telling her, I am the living water. Ako ang tubig na magbibigay sa iyo ng kasaganaan. Hindi ka na mauuhaw pa habang buhay with everlasting life. Asaan pa? Sa John chapter 5, there was a man in Bethesda. There was a pool of Bethesda which is misunderstood by the man himself who was sick. And the man said, sir, I have no man. Sabi ni Jesus, do you want to be made well? Do you want to be healed? Sabi nung lalaki, sir, I have no man to put me into the pool when the water is stirred up. But while I am coming, another steps down before me. Akala nung lalaki, ang tinutukoy ni Jesus ay yung tubig.
Kaya ang sagot niya agad, eh, gusto ko pumunta ron, kaso naunahan ako ng iba eh. Ang sabi ni Jesus, rise up, take your bed, and walk. Hindi yung tubig ang magpapagaling sa'yo, ako ang magpapagaling sa'yo. Look at me, have faith in me. Hindi yung sa tubig na yun, kahit maunahan ka, hayaan mo silang mag-una-unahan doon. Nandito ako sa harapan mo, ako ang magpapagaling sa'yo. Maniwala ka, the soon that you have faith in me, rise up, take up your bed, and walk. Many people join the church with a misunderstanding. Akala natin, pag umating ka ng church, umating ka ng Bible study, umating ka ng mga SBC, umating ka ng Epaphras dahil may prayer doon, akala mo magkakatrabaho ka. Akala mo magkakabisa ka. Akala ko magkaka-boyfriend ka. Akala mo magkaka-girlfriend ka. Akala mo magkaka-kotse ka. Akala mo makaka-exit ka ng walang problema. Akala mo makakabalik ka after 1 year of ban. Akala mo. Puro ka akala. Misunderstanding. That's why you tend to be faithful with the wrong reasons. Misunderstanding. Bakit ka umaaten sa iglesia ng Panginoon? Bakit ka nakikinig ng salita ng Panginoon? Because you have something na dinidesire mo na hindi naman dapat ayun ang unahin mo. Unahin mo dapat ang Panginoon. Unahin mo yung nagbibigay ng blessing. Hindi yung blessing. Yung mga hindi pa nakapag-aral ngayon, nahinto ka sa pag-aaral, unahin mo ang Panginoon. God will provide something for you. The second point, number one is this misunderstanding. Some people oppose the truth. Pag binasa natin yung verse 41, the Jews then complained about him because he said, I am the bread which came down from heaven. Maraming nag-complain, ha? Eh, anak ka lang ng karpintero doon sa lugar namin eh. Nakita kita. Alaalalay ka ng tatay mo. Bakit mo sinasabing, you are the bread which came down from heaven? Eh, kapitbahay kita. Ba't mo sinasabing, binago ka ng Panginoon? Eh, nakita kita eh. Durugista ka dati sa amin. Ikaw ang pinaka-numero unong gumagawa ng gulo doon sa barangay natin. Ang liit na nga na iskinita natin, pinapaliit mo pa. May mga nagko-complain. The moment na makonvert ka, nagdala ka ng Bible. Oy, Bible, oy. Pa-Bible, Bible pa to ah. Oy, iba na kinakanta mo ngayon? Hindi na si Taylor Swift. Buti lang di ko nabanggit yung Eddie Peregrina eh. Panahon. Tayoli, pasensya na. Pagkakalapit naman ang ating. They were not able to accept his deity, his impending death, or his claims of lordship. They oppose him at every turn. Ayaw nilang maniwala sa Panginoong Jesus. Pag ikaw ay may tinuruan na isang bagong mananampalataya, may mag-o-oppose sa'yo. May mangungutya sa'yo. Are you willing? Are you ready to make disciples despite of these oppositions? Are you willing na kutsain ka? Hayaan mong kutsain ka. Eh, yun talaga yung nakaraan mo eh. But you have to tell these people, dati yun, binago na ako ng Panginoon. Ano ngayon kung dati akong basagulero sa amin? Ano ngayon kung dati akong mananakla? Ano ngayon kung dati akong Kristo na sabong? Alam niyo yung Kristo na sabong? Sa pula, sa puti.
Yamado, mga ganon, di ba? Buti na lang, hindi ako nag-Kristo. Offline ako sa amin yun dati. Di, may mga pinsang kasi ako sa Bicol, mga Kristo sa sabong. Kaya pagka minimit ko yun dati, kinakabahan ako. Kasi Kristo sila eh. His call to commitment goes against their desire to live for self. And as a result, they find themselves in opposition to the Lord. Friends, the claim of the gospel, the cross, and the blood of Jesus are designed to be offensive. Kaya nga pag nag-share ka ng gospel, may ma-offend sa'yo. Ay, huwag yan. Pahabol ka pa sa aso. The third point is, some people reject the truth because they are blind to it. Sabi dito sa verse 30, therefore they said to him, what sign will you perform then, that we may see it and believe you? What work will you do? Ito namang mga disciples na to, ha? Kahapon lang, nakita nyo lima yung tinapay. Naging 12 basket. Sasabihin mo na naman ngayon, give me the sign. Pinakain ko yung 5,000. Hindi lang 5,000 yon, because yung 5,000 lalaki lang yon. Including men, women and children, it will reach up to 30,000. Nakita nyo palang kahapon, pinakain ko kayo. Ang dami, nabusog pa nga kayo eh. Naghati pa kay, sinaron nyo pa yung 12. Sinaron nyo. Tapos, yung nung gabi ding yon, nung gabi na yon, kahapon, yung mga disciples, nagbangka, lumipat sa kabilang pangpang nung Sea of Galilee. Alam nilang si Jesus na iwan dito sa kabilang side. At hindi nila nakitang sumakay si Kristo doon sa kasama ang mga disciples. Kinabukasan, nung umaga na yon, hinanap nila si Kristo kasi kailangan na naman nila ng tinapay eh. Hinanap nila sa side na to. Lord, asan ka? Asan ka? Hindi nila makita. Buti nilang may dumating na ibang may bangka, nakisakay sila doon, tumawid sila doon sa kabila. Nakita nila doon si Christ. Ay, Lord, nandito ka pala. Hindi pa ba sapat yun? Para magtaka ka? Hindi naman siya sumakay ng bangka. Naiwan siya dito. Pero nung pagtawid mo, nandun siya. Blind. Kahit alam mo na, itong tao na to ay may kakayanan. He is powerful. Ayaw mo pa rin maniwala. Nakagraduate ka na. Ayaw mo pa rin maniwala that God will provide. May trabaho ka ngayon. Ayaw mo pa rin maniwala that God will provide. Konting problema lang, nanghihina ka na. Bakit, kapatid? Nakita mo na throughout, ilang taon nang po-provide sa'yo ang Diyos. Bakit? Bulag ka ba sa katotohanan? Bulag ka ba sa mga ginagawa ng Panginoon? Nagkaroon lang ng pecha de peligro, kinakabahan ka na. Nung mga nakaraan ba, hindi ka ba nag-prinubaydan ng Diyos? Nakita mo na how good God was in your life, in your family. Huh? May mga tao, alam naman nila na God is the provider, God is the protector, pero lagi kang kinakabahan. Iniikot mo pa yung plato, God, lalabas ka ng bahay. Pag may nasalubong kang pusa, iiwas ka. Iwas kang ganun. Why? Are you blind of the truth? Sadly, tayong mga Kristiyano, ganun pa ang nangyayari. Hopefully, after this preaching, wag na po. If God delivered you before, God will deliver you again. Then they said to him, Lord, give us this bread always. Some people want the experience but not the expectation. May mga tao, gusto lang hingi ng hingi.
Walang pananagutan. Gusto nila puro blessing. Some people are following Jesus because he had satisfied their fleshly appetites. They wanted more of the same. In fact, in verses 22 to 31, they want Jesus to prove that he was greater than Moses. What's the use of entertaining them if they will not follow Jesus? Kung ikaw ang Panginoong Jesus, if you were in the shoes of the Lord Jesus Christ, do you still want these disciples? Alam mong niloloko ka na? Alam mong pinagsasamantalahan ka na? Inaabuso ka na? Do you still want to be with these disciples? Ganun tayo. May mga tao na ganyan. Ayaw nila ng pananagutan. Gusto lang na nila laging pakinabang. Laging blessing. But yung expectation ng Panginoon sa buhay mo bilang isang mananampalataya, ayaw mong gawin. Alam mo ba, kapatid, na ikaw ay hindi lang gustong iligtas ng Diyos? Gusto ka rin niyang gamitin sa iglesia niya. He wants to use your talents. Use your gifts that God has given to you. Kaya pag inalok ka ng ministry leader o ni pastor, huwag kang tumanggi. Pag hindi mo kaya, God will enable you. Okay lang na magkamali. Hindi naman tayo dito, hindi naman tayo pagalingan dito. Hindi naman tayo dito pagandaan lalaki. Kaya nga nandito ako, hindi ako. Buti na lang, hindi pagandaan lalaki, hindi. Hindi ako magpipresent dito eh. Ha? Meron mong pabaitan, Pastor. God wants you to be His disciple in a way that He can use you. The churches that are growing the fastest today are those churches that minimize doctrines and the requirements of discipleship to entertain and give people a new experience. Kaya nga, ang mga churches sa panahon ngayon, pagandaan, pagaraan ng presentation, PowerPoint, palaminga ng aircon, because they want to attract people. Gusto nila maraming fans. Puro fans lang, but walang followers. Ang daming tumatalon sa pagkakantahan. Pag sinabi ng, okay, mag-evangelize tayo. Wala na. Gusto lang natin, talon ng talon. Iyak ng iyak. Taas kamay. But when God wants to use us, nawawala po tayo. The church has enough members, but the church needs disciples. Pasensya na po kayo, hindi ako galit ha. Talagang, ito lang ang lumabas sa ating pong pag-aaral. Too many people are fans of Jesus, but not followers of Jesus. Jesus is not looking for fans, He is looking for followers. True followers. Following Jesus may mean to you, may mean that you fall out with your family. Maaring itakwil ka ng kapamilya mo. Following Jesus may mean that you lose some friends. Mawawalan ka ng kaibigan. Yung linggo, yung Sabado, na pang Sabado nights ninyo, hindi ka na maisama dahil ikaw ay may RCF nights na. Yung Thursday mo, yung everyday mo, pang ipapras na. Yung Sunday mo, pang mamimili ka pa, AM or PM, Ajman or Sardia. Kaya ayaw na ng mga kaibigan mo, ayaw ko na sa iyo, bad trip ka sa amin.
Nakakawalang gana ka ng, puro ka na lang Panginoon, Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. May pagkain lang tayo. Ay, Lord, thank you. Iba kami. Ayaw ko na sa'yo. Ha? Sa, pag kinamusta ka ng kaibigan mo, Repa Pips. Kamusta ka na, Repa Pips? Eto sa biyaya ng Panginoon, ganun yung mga sagot mo. Na, nakakatulili sa mga hindi mananampalataya. Ayaw nila. Ayaw nila ng ganun mga salita. Following Jesus may mean that you stand all by yourself. Kahit nag-iisa ka na lang sa opisina na ikaw ang Kristiyano. Discipleship may mean like that because you follow Jesus. Kahit nag-iisa ka na lang. Following Jesus may mean people will take offense even you don't mean offense because they don't want to hear what you have to say. People can't handle hard truth. Now let's go on to the next point. Everyone lives in a glass house. Ang ibig sabihin lang dito mga kapatid ay sabi sa verse 64, there are some of you who do not believe, sabi ni Jesus Christ. But Jesus knew from the beginning who they were, who did not believe, and who would betray Him. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng verse na yan? Na ikaw, mula dito sa unahan, ako, hanggang doon sa dulo, kanto-kanto, alam niya ang bawat isa sa atin, kilala niya. Kaya, magiging maingat ka ngayon. Bago ka mamuna sa kamba mo, ay, parang ako yun ah. You are living in a glass house. May nakakakilala sa'yo. Kaya gada tapak mo, gada galaw mo, kitang-kita ka ng mga tao. Eh lalo na ang Panginoon because He knew, He knows your heart. Alam niya nga, yung buhok mo eh, kung ilang bilang ng buhok mo, araw-araw ka nagsusuklay, sa gada suklay mo, may buhok na natanggal. Kinabukasan nagsuklay, alam na naman ang Diyos kung ilan natira. Ganon ang Diyos. He knows all in our heart, in our minds. Alam ng Diyos kung iniisip mo na ang tanghalian ngayon habang nakikinig ka sa akin. Don't you think na ang puso natin ay tama? We have the right heart at this point. Kaya nga ako kinakabahan kanina nakita ko ni Kuya Nobel. Atubili ako sa labas habang nag-praise and worship. Palabas-labas ako. Because pag ikaw ay gagamiting vessel ng Panginoon sa ministry, ultimo yung pinakahuli-huling minuto na gagawin mo yung ministry, humingi ka ng tawad sa Panginoon. We must have right heart. We must have right heart that only God knows. And of course, hindi natin kaya yan na laging right ang heart natin. Yung praise and worship team, they ushered us to worship through singing. Ang tanong ko sa iyo, kailangan pa ba na ikaw ay i-pump up, i-motivate ka ng praise and worship team para isigaw mo ang isang malakas na hallelujah ngayong umaga? Kailangan pa ba ng isang magaling na drummer para yung beat mo sa katawan ay gumana? Kailangan pa ba ng amen, mga kapatid? Amen. Sabihin mo sa katabi mo, ganyan, di ba? Kailangan pa ba? Kailangan mo pa bang i-motivate para sabihin mo yan, thank you, Jesus? Kailangan pa bang magsisirko dito yung ating pong hirap na yung praise and worship din natin sa pumunta ka rito. Nagkapika naman sa labas, nakagano ka pa rin. Ang saya-saya na ng kanta, nakagano ka pa. Yung puso natin dapat umaapaw sa Panginoon. Tulong na lang yan.
tulong na lang ang ating praise and worship to usher us through worship. But magsisimula ang hallelujah, magsisimula ang thanksgiving, magsisimula ang praises sa puso mo, sa kibuturan ng puso mo. Look, everybody has secret faults. Some has secret sins. Uy, may mga secret tayo. Ako, hindi ko pwede sabihin, secret nga eh. Maybe you have problems that you are dealing with right now. Nobody knows. Nobody knows except the Lord. Kaya nga, minsan ayokong tabihin ng misis ko eh. Minsan ayoko rin tabihin ng sarili ko. Kahit sarili ko, nahihiya akong sabihin, ikwento, yung aking nakaraan. Nakakahiya. But mga kapatid, kung ikaw ay may nakaraan at hindi maganda ang nakaraan mo, may mga dark spots ka sa buhay mo. You have skeletons in the closet. Huwag mo nang ungkatin yan. Or kung ungkatin mo naman, ibalandro mo na. Dati akong nangangabit, dati akong sugalero, dati akong... Para pag dumating ang panahon, when God use you in the ministry, and Satan starts attacking you, eh, ikaw, ganyan ka dati. Baka makita ka nung anak mo, may anak ka sa iba. Baka makita ka, ngayon, ma-preach-preach ka na. Ilabas mo na, para date later on, hindi na magagamit ni Satan yan sa'yo. Kung kaya mong gawin yan, itestify mo para walang kapit sa'yo si Satan. Because God has already forgiven you. Kahit may ganun nakaraan, eh ano, pinatawad ka na ng Panginoon. Hindi ba sapat ang pagkapatawad ng Panginoon kaysa doon sa nakaraan mo? Jesus, pag sinabi ni Satan, sa God the Father, eto, eto, mapritz-pritz ito. Eh, ang kalbo na yun, mapritz-pritz yan. Eto si Jesus, nag-i-intercede. Ama, pati yan, binayaran ko na. Bayad na yan. Yung dating ginawa niyang pangungulo niya, adultery, fornication, lying, gambling, lahat bayad na yan. O Satan, ano pa ako? Ano pa ang hindi pa ba ang nabayaran ko? Eh, lahat bayad na yan. There are decisions we wish we hadn't made. There are some roads we wish we hadn't traveled. May mga naalala pa ba kayong ganyan? There are some things we wish we could undo. There are some words we wish we could take back. But thank God for His mercy. Thank God for His for showering us with this great mercy. Thank God for His long suffering. He's slow to get angry. Salamat sa Diyos. May mga ipinadalang tao para tayo mahikayat, maniwala sa Kanya. Yung dating bumabastos, binabastos-bastos mo. Pinagsasara mo ng pintuan tuwing bibisita sa bahay mo. Yung nag-iimbita sa iyo, ating ka naman sa Bible study, ating ka, binabastos-bastos mo siya. Salamat sa Diyos because God is long-suffering. Ginamit niya yung tao na yon. Paulit-ulit na kinukulit ka hanggang dumating ang point na maunawaan mo ang katotohanan. Kundi dahil sa mga taong ganyan, that's why you need to be a disciple maker. Kung walang taong magdi-disciple, ikaw at ako, wala ngayon. Tigas-tigas ng ulo mo. Aircon na nga, pinakain ka pa, hinatid ka pa, sundo, hatid-sundo ka pa. Gano'n nakalaki ang puhunan ng Diyos sa'yo para lang maniwala ka na siya ang katotohanan, na siya ang tanging daan sa kaligtasan. Marami ng puhunan ng Diyos sa'yo. Thank God for His amazing grace. Thank God for His tender mercies and loving kindness. Thank God for running after me, even if we are running away from Him. Lumalayo ko sa Diyos, pero inahabol ka ng Diyos. Ayaw niya mapariwara ka, kapatid.
Thank God for coming to find you when you tried to forget Him. Thank God He looked beyond your faults and my faults. Hindi niya tinignan kung ano yung mga kasalanan mo. Tinanggap ka niya ng buong buo. Don't cover your sins, but forsake them. And God will have mercy. God will have mercy. God knows everything about you and me. Kaya ginagamit niya tayo ngayon. That's why we give glory the way you do. Kaya kayo mga kapatid, mag may maingay ang katabi mo, puro siya hallelujah, wag mong lumayo ka. Yung katabi mo, para yung hallelujah, lumayo ka. Baka sa sobrang hallelujah niya, tamaan ka ng kamay. Hindi mo mapigilan ang kanyang sobrang pagkapasalamat sa Diyos. Huwag mong hayaan na insultuhin ka. Maliitin ka ng ibang tao sa mga blessing na binibigay sa'yo ng Panginoon. Minsan, ikaw pa nahihiyan na bilinas ka ng Panginoon. Ay, nagkakotse ko. Ay, kwento mo. Ayoko, nakakahiya. Nagkatrabaho ko. Ay, hindi ko malapit. Testify, nakakahiya. Nung baka sabi, nagyayabang ako. Nung humingi ka ng panalangin, gusto mo i-announce. Nung binigyan ka, ayaw mong i-announce. Kaya nga mga kapatid, tayo, pag naligtas tayo, you declare it. Broadcast your salvation. Hindi lang yung salvation. Kung paano ka itinawid ng Diyos mula sa kadiliman hanggang sa liwanag. Masobra na tayo. Not everyone can handle the truth. Everyone lives in a glass house. And the third point, which is the last, the genuine faith cannot walk away. Remember these three things when dealing with disciples. You want to make disciples? Be a disciple yourself. Ipakita mo na ikaw mismo ay tagasunod ni Kristo. Hindi puro tayo salita. Hindi puro tayo daldal. Sabi ko nga sa Sardia, meron ako nabanggit na example doon. Minsan kasi pag gumasta tayo, parang gusto natin, ang tingin ng mga tao, astang maya, ay, oh, yaman naman ito niya, no? Mapera siguro ito. Kasi siguro ang trabaho nito. Pero pagka pumunta naman ng McDonald's, hindi mo naman nililibre. Kala ko ba mayaman ka? Kala ko mapera ka? Kapi lang, di mo ako mailibre. Pagpasok pa lang natin, toilet ang pupuntahan mo. Huwag naman ganun. Discipleship, you show what you have to show because you are the follower of Jesus Christ. At panghuli, mga kapatid, genuine faith cannot walk away. The Bible said, they started walking away and Jesus started with a crowd of 5,000 men or around roughly 30,000. Jesus didn't stop until the crowd dropped down to 12. Hinayaan niyang umalis. Hinayaan niyang umalis yung mga tao. Hindi niya pinigilan. And the problem with us today, mga kapatid, sa panahon ngayon, we start with 12 disciples and we want to increase up to 5,000. Si Jesus Christ baliktad. He started with 5,000 and He waited until it becomes 12. Napansin niyo ang pagkakaiba? Because Jesus is really looking for true disciples. They were going away so fast hanggang sa maging 12. But then a genuine faith spoke up. Ito yung paborito niyong character. From that time, many of disciples went back and walked with Him no more. Then Jesus said to the 12, do you also want to go away? Gusto mo rin bang umalis? But Simon Peter answered Him, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Also, we have come to believe and know that you are the Christ, the Son of the living God.
Minsan pinagtatawa na rin si Peter. Very impulsive. Huh? Siya pa ang nagkanulo sa Panginoon. Merong term dyan eh, intrimitido. Hindi naman mura yan, ano, mga kapatid, hindi naman mura. Kaya tanda-tanda ko yan hanggang ngayon, hanggang mamatay siguro ako, tanda-tanda ko yung salita na yan. Kasi ayun ang sinabi nung crush ko nung elementary. Intrimitido ka! Hindi ka naman dapat nandito sa... Ano yung class ng mga pambabae ng elementary? Yung maghihiwalay ang lalaki at babae? HE? Home economics? Bakit nandito ka? Eh, doon ang ano yung agriculture at saka carpentry. Ah. Hindi, sumisilay lang ako sa class. Si Peter, ang dami niyang kamalian, but God used him. At siya pa ang nagpakita ng tunay na pananampalataya. Sabi ni Jesus Christ, hayaan mo nang, sige Lord, kung saan ka pupunta, dun kami. Kaya, lahat tayo may pagkakataon na maging disciples ng Panginoon. Be like Peter. Be like Peter. A disciple who is messing up sometimes and sadly most of the times, pero siya pa ang tunay na disipulo ng Panginoon. Will you go away? Would you make disciples for Jesus? Would you become a true disciples that won't go away from the Lord Jesus Christ? Let's close in prayer. Lord God, we thank you for this wonderful word that you have given to us. We praise you, O God. We lift your name on high. Thank you, Lord, for bringing enlightenment to our minds and opening our hearts. Thank you, Lord. Bless each one who heard your word. Ikaw, Panginoon, ang mag-challenge sa bawat isa, maging mabuti at tapat at magsunod kami sa iyo. Sa iyo lamang kami susunod. Kaya namin na ito pala ang pag-ibig. Lord, bless each one. Worship service. This is our name.
yung mga under training sa praise and worship po will be playing a song. A song is This Is Our God. Okay, so sila po yung mga tinetrain namin sa violin, sa keyboard, as well as sa guitar and sa beatbox po. I hope and pray that may the Lord be glorified, may be blessed po. So sa keyboard po, that's Ilian. Sa violin po is si Jeter and si Ella. Sa beatbox po si Kat and sa guitar po si Archie. Wala na po akong madagdag. Sound, sound.
Amen. Muli po, palakpakan po natin ating amazing God. Thank you po sa very special number and Pastor Benji for sharing the powerful word of God. And today is an extra special day kasi po we have a first-time visitor and we would like to invite you to please come in front as we bless you in prayer. So I would like to call on Ate Gesha Pinyol and Nikki Lozano. San po sila? Ayun. So I would like to call on Pastor James. So meron po kaming culture dito, no? Sabi po, 30 seconds lang po kayong visitor and you're already part of the Rejoice Christian Fellowship. So, ito po. Yun, praise God po. At ano pong pangalan po nila ulit? Jesha po. Jesha and? Nikki. Sino po yung nag-invite sa inyo po? Ah, praise God. Okay, maaari po ba mga kapatid, shall we all stand and we will all pray for them? Let us extend our hand of blessing sa kanila as we pray. Hallelujah, Lord, Panginoon, tinataas ka namin sa aming kalagitnaan. We are very thankful, O Lord, in how you are working wonders and miracles, O God, simbahang ito. Salamat, Panginoon, sa mga bagong na-invite, O God. We pray, O Lord Jesus, that they would grow with the church. At tunay nga po, Panginoon, that they would sincerely, wholeheartedly seek to know you, Lord Jesus Christ, to have that deepened relationship with you. We pray, Panginoon, that as one family and church, O God, Lord, we would continually support each other. We would continually be a blessing to this sa mga bagong na-invite, Panginoon. And we pray, O Lord Jesus, na kayong patuloy na magkikilos sa kanila, na patuloy nilang mararanasan ang pagmamahal mo, Panginoon. And God, that as one church, O God, as we would continually encourage one another in Christ. Salamat, Ama, pinupuri ka namin, nululuwalhati ka namin sa aming kalagitnaan. And Lord God, we will look forward to great things, O Lord, na gagawin mo sa simbahang ito. Salamat, Ama, itong aming panalangin sa banal na pangalan ni Jesus, lahat ng kanyang mga anak, aming sabi ng Amen and Amen. Yes, sige po. Welcome po natin na ulit si Gesha and Nikki. And we're so blessed na makasama namin kayo this morning. And we look forward having you again by next Saturday. So for now po, we will proceed with our announcement for this morning. Ayan po, no? As you know, 2024, we're already in the ninth month of the year. And our theme for the year is My Testimony is for God's Glory. And our theme for the month of September is Selfless Giving. Next. And of course, we are already in our Lesson 7 of ETS. And the title of the word for this Lesson 7 is Soteriology. Soteriology. So yan, of course, kung meron po kayong any further queries, you can reach out with our pastor, Pastor Darren Fabilane. And yes, of course, we're in search of faithful, available, and teachable fat servant of God. Sino po ba yung fat dito? So, yun po, no? So, for RCF Dubai, multimedia, social media, and technical team. So, if interested, please contact Kuya Melvin, Ate May, or Kuya Bojo. Next, and of course, we are our RCF Youth Seminar 2024, part 2 po, Evangelism Workshop. It will start on October 12, 2024, Saturday, 12 p.m., to be hosted by Brother Raymond Obsemeya. And yung venue po is Obsemeya's resident, Horal Lands. So, yun po. Any further details, you can reach out to Kuya Andre. And, ayan po, no, RCF Adult
Adult Music Workshop when it will be on 19th of October to 30th of November 2024. It will be here po, and the contact person will be Kuya Kevin Francisco. And for further details po, I would like to call on Kuya Arlu. Good morning po. Magandang good morning po sa ating lahat. So yun po, meron pong dalawa lang na details na gusto po namin i-invite and encourage yung bawat isa. So yung sa October 19 po is yung opening ng Worship 102. So in-invite po namin yung bawat isa. Ito po is continuation ng Worship 101 namin nung February 25, 2023. So sino po ba yung mga invited dito? So in-encourage po namin yung lahat ng included ng members sa Celebrate Team. So yung Celebrate Team is yung music team, yung mga presiders, yung multimedia team, technical team, and ushering team. And in-invite din po namin yung mga members na, yung mga aspiring na members po ng Celebrate Team. And lastly po is yung mga tao po na gustong maintindihan kung paano ba mag-worship or anything na about worshiping God. And yun po, one day event lang po to, October 19th, Worship 102. And yung pangalawa po is yung Adult Music Workshop naman, na open po to for 13 years old and above. So si kuya, si ate, si mama, papa, tito, kuya, pati po si tatang, tsaka si inang, pwede nyo rin pong isama. Invite po natin lahat ng pwede natin. Open din po to sa lahat ng satellite churches and pati po sa mga outsiders na hindi po natin members. And ayun po, ito po ang mga ituturo po dito sa workshop na to is keyboard, drums, guitar, bass, and also yung vocals po. Tapos magra-run po tong event na to from October to November. So matatapos po to before Christmas. So after po ng event na to, pwede na po kayo magbahay-bahay para mangaraling. Pero syempre joke lang po 'yun. Balik po muna natin kay Lord syempre yung ng mga natutunan natin. And ayun po, para po sa mga tao na gusto pong i-enhance yung knowledge nila about music or about worshiping, pwede rin po kayong sumali dito sa event na to. And ayun lang po. Hope to see you soon po. Thank you, Kuya Arlu, for sharing that. So, for our promise verse, closing prayer and benediction, I would like to call on Pastor Darren Fabilan. Yan, muli, palakpakan po natin ating Diyos na buhay. Gising pa ba ang mga taga-Alain? Delayed. Okay, gising pa ba ang mga taga-Alain? Mga taga-Ajman? Taga-Sharjah? Taga-Dubai? Tinanong ko lang kung gising, di ko man sinabi sumigaw. So, salamat sa Panginoon sa buhay ng bawat isa. Salamat sa buhay ni Pastor Benji. Hindi ba ako tatanungin kung gising pa ako? Okay, mag-alala, di pa ako natutulog. So, salamat sa Panginoon. Muli bigyan natin ng malakas na papuri ang ating Panginoon sa pamamagitan ng ating mga clap offerings. So, I was reminded habang Pastor Benji was sharing the word, how privileged we are to worship the Lord. We are supporting churches back in the Philippines without walls, even electric fans. And yet, they worship greater than us. They put time to be inside the church. They put time to listen. They put time to write down. Because the place is not important. The Word of God is. The sweat can be wiped out, but the learning that you will get can never be taken away from us. So these people sacrifice their time, their effort, even tumatawid ng dagat. They will walk in the heat of the sun. For us, we rode an air-conditioned four-wheel drive car parked in a basement with AC. Enter the lift with AC. The corridor with AC, the church with AC, and yet we complain. The sad reality is we're more than looking for the external feeling instead of the eternal message that you can get during the worship service. May the message that has been given to us today
and the inspiration of the churches that we are supporting back in the Philippines ay maging patunay na encouragement sa bawat isa. Though we aim as leaders to give you the comfort as much as possible, but the greater aim, or the greatest of them all, or the priority that we have, is to give you what the Word of God says each and every week. Salamat sa ating mga pastors, to the preachers who have been extending time to study, extending effort to give us the message of the Lord. Sa ating mga SBC leaders, to our ministry heads, na nakita natin hindi lamang in terms of music, in terms of multimedia, but how they study the Word as well, and how they use the ministry that they have to share who Jesus Christ is. So let us all stand and read with me the promise of the Lord in John chapter 15, verses 8 to 10. And let us read, "By this my Father is glorified, that you bear much fruit, so you will be my disciples. As the Father loved me, I also loved you. Abide in my love. If you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandment and abide in His love." Let us all pray. Thank you, Father, for this day. Maraming salamat, Panginoon, for the chance that you have given us, for the life and for the opportunity to experience your grace, your mercy, and your love, and the encouragement ng bawat isang narito. Salamat sa buhay ng aming mga kapatiran na nagbiyahe mula sa malayong lugar, patuloy na bigay ng panahon, gumising na maaga, Panginoon, just to be here, hindi lamang for the sake na makakanta at makaawit, Panginoon, but to give you glory alone and to receive the blessing of your word sa pamamagitan ng aming pastor na si Pastor Benji. We thank you, Father, for the traveling mercy that you have given among each and every one of us. Salamat din, Panginoon, sa lugar na ito, ang aming nagiging tahanan sa aming tuwing pagsamba. Patuloy na ingatan ang bawat isa, O Father. Buksan patuloy ang aming mga puso't isipan sa mensaheng aming narinig. And may this message ay hindi lamang namin naisulat, hindi lang namin, Panginoon, nakita o pumasok sa aming mga tenga, Panginoon, kundi manatili sa aming mga puso. May it dwells in our heart. Gamitin namin sa aming pang-araw-araw na buhay. May this be the tools that we will use for our daily battles, spiritual battles, bilang mga mananampalataya at bilang mga servant na tinawag mo. Lord, we thank you for this church. Thank you for the leaders, O Father. We cannot thank you enough for providing us pastors, preachers, leaders, at patuloy na mga manggagawa na tapat sa iyong mga salita, Panginoon. Hindi lamang tapat sa kanilang mga ministeryo, kundi sa iyong salita, na patuloy na maging tunay na disipulo mo, hindi lamang sa loob ng simbahang ito, kundi kung saan pa man kami naroon. We thank you, O Father, for each and everyone na patuloy na naglalaan ng panahon, oras, at ang kanilang buhay upang mag-aral, makinig, at patuloy na matuto sa anong nais mo iparating, Panginoon, sa amin bilang iyong mga anak. We thank you for your Son, Jesus Christ, who died on the cross, who was buried and rose again after 3 days, for us to have the opportunity to have eternal life. Lord, thank you for the grace. Thank you for the mercy. We do not deserve it, but you have given it to us through your Son, Jesus Christ. We thank you, Father, sa mga hanap buhay, to the businesses, sa mga amo, Panginoon, represented by your people. Thank you for the financial blessings that you have been pouring out upon us. Nawa ang mga pagpapalang ito, may extend namin sa aming mga pamilya sa Pilipinas, and may we extend it all also, Panginoon, sa mga tao nangangailangan. Gamitin, Panginoon, not just the financial blessings that we have, maging the talents, Panginoon, that you have been pouring upon us. May we use these talents upang may pakita na si Kristo ang nananahan sa puso at isipan ng bawat isa. We thank you for this country, ang UAE, Panginoon, ang pangalawang tahanan namin. Sa iba sa mahabang panahon, may you continually, we pray for the leaders, O Father. Maging bukas pa sila, Panginoon, sa mga ganitong gawain. May you give us the opportunity to worship freely, to share your word freely, Panginoon, manifest ang inyong salita sa aming mga buhay. We thank you, Father, also sa aming bansang Pilipinas, sa mga bagay na nangyayari sa aming bansa, sa lahat ng aspeto, Panginoon, ang aming patuloy na dalangin, gamitin ang mga churches sa Pilipinas, the spiritual leaders, O Father, and even us. You have given us the technology to reach out our family. Use it mightily as well. Lord, kung paano mo kami iniingatan spiritually sa bansang ito, may you protect them spiritually against the work of the enemy.
kung paano kami pinapalago, may you also, Panginoon, be with them. Palaguin din ang kanilang pananampalataya. At kung paano mo kami ginagamit sa bansang ito, magamit din sila, Panginoon, sa aming bansang Pilipinas. Lord, we thank you for our country. Sinasabing the only Christian nation in the Far East. May we live na ipinapakita na si Kristo ang nananahan sa puso ng bawat Pilipino. Lord, we thank you for each and everyone na narito ngayong umaga sa mga kapatiran din namin nanonood sa YouTube Live. Namihiling ng kagalingan sa kanilang mga karamdaman. Mga kapatid ng mga nangangailangan. Lord, dalangin namin si Tita Dori ng Pilipinas, si Pastora Lynette, si Ate Maribig at si Bev, Panginoon. May you always be with them, ang aming patuloy at ang aming laging dalangin is be with them, embrace them with your comfort. Provide them with everything that they need. And use the church as well, maging spiritual family nila as encouragement at maging patuloy na tulong nila in any way that we can. Sa aming patuloy na pag-aaral sa mga susunod na oras, O Father, patuloy mong samahan ng bawat isa. Papasalamat din kami, Panginoon, sa patuloy na nagbabahagi ng kanilang blessing sa aming ETS, hindi lamang sa material blessing, kundi sa mga tulong nila, Panginoon, all throughout ng pag-aaral na ito. May you bless them even more, especially sa mga taong nag-aaral who sacrificially put their time and effort to understand and patuloy na maging malawak ang kanilang pangunawa sa salita ng Panginoon. Lord, salamat po. Be with us for the rest of this day. At ano pa mga bagay na aming gagawin from this time forward, be with us, keep us, at makita sa aming mga salita. Marinig sa aming mga salita at makita sa aming mga gawa na si Kristo ang aming Diyos at ang aming tagapagligtas. Mga kapatid, may we continue to receive the unconditional love of our God the Father, the abounding grace of our Lord Jesus Christ, and the fellowship of the Holy Spirit. To those who receive Christ as their Lord and Savior, who are called children of God, say, Amen and Amen. Sige po, malaya po tayong kamustahin ang ating mga kapatid, ating silang batiin. We will tell the world the marvelous gift of salvation through Christ Jesus Christ. Amen. Amen. Hallelujah.